Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo, mga kapanalig kay Jesus, sa araw na ito, tayo ay nakikisa sa ating simbahan sa paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kamalian. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami naman kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin nila gagawa pa ng ibang kaban. Pagkat sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon
lahat ng bansa'y magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila ay muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kaniyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ang pastol na kumukupkop. Sapagkat tinibos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tingib ng kaligayahan dahil sa pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ang pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati ang mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ang pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga nang tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nagasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi makapamunga. Ang inilalarawan ng nagasik sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito.
sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw din po, Father. Isang maligayang pagdating po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa misang pong ito, itinataas po natin ang inyong mga dalang panalangin at kahilingan kasama ang mga panalangin at kahilingan ng mga sumusubaybay sa live stream. Gayun din sa Radyo 95.9, Radyo Totoo. Sino po sa inyo ang first time na makapunta dito sa shrine? Taas po ang kamay. Salamat po. Paano po kayo pumunta dito sa lugar na ito? Of course, may dalang sasakyan. Meron bang gumabay sa inyo? For sure, sa makabagong panahon o teknolohiya, ginagamit natin ang GPS, no? Ang Global Positioning System sa pamamagitan ng Google Map o Waze, tayo ay madaling makakapunta sa lugar na ating patutunguhan. Mga kapatid, simula pa lang na tayo ay isinilang sa mundong ito, mayroon nang gumabay sa atin. Sa ating dahan-dahan na paglaki, ang ating mga magulang ang siyang gumabay sa atin kung paano tayo lalakad, kung paano tayo kakain, kung paano tayo magsusulat o magbabasa. At gayon din sa mga tao na nais magpakadulubhasa sa isang aspeto o larangan sa instrumento o sa musika, mayroong mga coaches na gumagabay sa kanila. Gayun din sa sports, merong mga coaches na nagtuturo sa mga players kung paano ang tamang pagdidepensa o paglalaro. Ibig sabihin, we cannot know anything in isolation. We must be guided into it. Narinig natin sa ating Ebanghelyo, ito ang pagpapaliwanag noong Ebanghelyo, no, ng Ebanghelyo noong nakaraang Miyerkules. Ipinaliwanag ng Panginoon kung ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng mga lupa, iba't ibang klaseng lupa na ang binhi ay nalaglag sa iba't ibang klase ng lupa. Sa daan, sa kabatuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. Pero meron silang common denominator. Kahit iba't ibang klase ng lupa sila, isang binhi lamang, isang klaseng binhi lamang ang nalaglag sa kanila. Ano ang binhing ito? Ito ay ang salita ng Diyos. At ano ang iba't ibang klase ng lupa? Ito ay ang puso ng tao.
kung paano niya tinatanggap ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating buhay sa araw-araw, sa pag-unlad ng ating buhay, tayo ay ginagabayan ng Diyos sa Kanyang salita. At dito binibigyang punto ang kahalagahan ng salita ng Diyos. The primacy of the Word of God. At paano nga natin tatanggapin ang salita ng Diyos sa ating panahon ngayon? Sapagkat marami tayong naririnig na mga iba't ibang salita na siya namang maaaring nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. But sometimes, we are modifying the Word of God. We are changing the words of God. At merong mga apat na salita na sinabi ang Diyos at marahil hindi rin niya sinabi. There are four things which Jesus did say and did not say. Ano ito? Una, Jesus did not say, follow your heart. But rather, He said, follow me. Ang tanong ko po, magiging tama ba ang resulta ng inyong desisyon kapag ang puso ang nagpasya? Tama ba ang sinabi sa kanta na hayaan nating ang puso ang magpasya? Ang ating nararanasan sa ngayon ay bunga ng nakalipas, bunga ng nakaraan. Nung ating mga ninuno, ito ay karanasan ng ating mga ninuno na kung saan ang Diyos ay pumili ng isang bayan. Ngunit ang bayang ito, ang mga taong ito, ay hindi tumalima sa kagustuhan ng Diyos. Hindi siya pinansin ng kanyang minamahal na bayang Israel. Kaya ano ang sabi sa aklat ng mga awit, ngunit ang bayan ko'y hindi ako pinansin, di ako sinunod ng bayang Israel sa tigas ng puso. Aking hinayaang ang sarili nilang gusto'y siyang sundan sa tigas ng kanilang puso. Naging pusong bato ang puso ng mga Israelita sapagkat marahil ang sinunod nila kung ano ang gusto ng kanilang puso. Sapagkat sa puso, alam natin na merong na hindi maaring madaya, no? Ang puso sa mga umibig na ang nagpasya ay puso. Nadaya ba kayo na nagsabi sa inyo na mahal kayo? Dahil sinundan ninyo ang inyong puso. Ang puso ay sisidlan ng mga mabubuti at masasamang hangarin. Ito ang sinabi
sa aklat ni San Mateo, kabanata 15, na ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Kaya ang nais ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu na sa tuwing binabasa natin ang salita ng Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Sapagkat ang Diyos hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo sa kalakasan ng katawan, bagkus ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Ito ang nangyari kay Haring David, na ang kanyang ama na si Saul o si Haring Saul ay pinalitan ng Diyos bilang maghahari sa Israel, at inutusan niya si Samuel na pumunta kay Jesse upang pahiran ng langis ang papalit na hari. At sabi ni Samuel, ito po ang lalaki, si Eliab, marahil ang papalit kay Haring Saul. Ano ang sabi ng Diyos? Hindi sa panlabas na anyo ang tinitingnan ko, kundi ang puso. Follow me, not follow your heart. Ikalawa, be true to yourself. Jesus did not say, be true to yourself, but rather He said, I am the truth. I am the truth. Sapagkat may panganib ang salitang ito na be true to yourself. Ito ay isang filosofiya na lumabas noong time of enlightenment, na kung saan sinasabi sa mga tao, huwag kayong manatili sa isang tradisyon na kayo ay sumusunod lamang. Dare to know. Magsaliksik kayo. Ngunit, kagaya ng sinabi ko, ang salitang ito ay mayroong marahil panganib. Sapagkat kung ating sasabihin o kung kayo ay aking tatanungin, do you want all people to be true to themselves? Do you want all people to be true to themselves? Do you want dictators, murderers, rapists to be true to themselves? Maaring sabihin nila, I am true to myself. Ito ang aking pamamaraan. Yung mga nakikiyapid, I am true to myself. May panganib ang salitang ito. But rather, Jesus said, I am the truth. Ako ang katotohanan. Sa pagdating ni Jesus sa mundong ito, siya ang katotohanan na ibinigay ng Diyos. Ngunit hindi naniwala
ang mga tao. Bagkus ano ang sabi nila, meron bang manggagaling na mabuti sa Nazaret? Kahit siya ay nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, nagpapagaling ng mga karamdaman, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. My dear brothers and sisters, nothing changes until you know and face the truth. And the truth is found in Jesus Christ. At ano ang katotohanan na nanilikha ng Diyos? Dalawa lamang, lalaki at babae. Meron ngayong trend sa social media, di po ba, na merong isang former TV host, marahil sa Cebu ito, na pumunta sa isang restaurant at pinatayo ang employees sapagkat hindi niya nagustuhan na tawagin siyang sir. Ito ay gay. Hindi niya nagustuhan na tawagin siyang gay, ay na sir. Kaya pinatayo niya yung isang employee. Kaya nakakatakot yung bill na nakahain sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. Ano ito? Yung SOGI bill, yung sexual orientation and gender identity or expression, kapag nasa naisabatas na ang bill na ito, maaari tayong kasuhan kapag hindi natin tinawag na ma'am ang isang lalaki. Delikado, sapagkat maaaring merong mga words of endearment sa mga close friends, no? May mga words of endearment sila. Pero hindi dapat ito ang magdikta. It should not force us all to call such word. Yung mga endearment words, pwede po ninyong sabihin sa isa't isa. Pero sa lahat, huwag niyong pipiliting sabihin ito sa iyo. I am the truth. Not be to yourself. Be true to yourself. Ikatlo, Jesus did not say, believe in yourself, but rather, believe in me. Maniwala kayo sa akin. Maraming naniniwala ngayon sa alok na magandang buhay. Marami ang naloloko ngayon sa mga scams sapagkat ang mga nag-aalok ay mabilisang kaginhawahan. Marami ang naniniwala sa salita ng tao, ng mga mabubulaklak na salita. Ngunit ano ang sinasabi ng aklat ng kawikaan? Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Ngunit ang sumusunod sa magandang payo at ay malalayo sa kapahamakan. Naniniwala sa sarili. Mataas ang tiwara sa sarili. Pero may panganib ding ito na idudulot. Sapagkat maaaring ikaw lamang, sa iyo lamang ikaw naniniwala, pero yung ibang tao
ay hindi mo pinaniniwalaan. Ang aking pamamaraan ang siyang mangingibabaw. My way is not your way. Sabi ng Panginoon. Sapagkat ang pamamaraan natin ay malayong malayo sa pamamaraan at pag-iisip ng Diyos. Kuminsan ang mga napapahamak at ang napupunta sa isang lugar na mainit, sa apoy na lugar, alam natin kung ano ito. Meron silang theme song siguro. Ang kanilang theme song, I did it my way. I did it my way. Ika-apat, Jesus did not say, be merry and happy. But rather, He said, whoever wants to be my disciple must deny himself. Nais ng Diyos na tayo ay maging maligaya sa buhay na ito. Hindi lang masaya, bagkus maligaya. Sapagkat ang inaalok ng mundo ay panandalian lamang, pansamantala lamang kasayahan. Pero ang inaalok ng Diyos, kaligayahan. If we will deny ourselves, we will find happiness, joyful life in God. My dear brothers and sisters, there is more joy in giving than in saving. There is more joy in sharing than keeping. Kaya ang panawagan ng ating ebanghelyo ngayon, patabain natin ang ating puso ng kaalaman ng salita ng Diyos upang sa gayon, anumang pagsubok sa buhay ang ating kaharapin ay ating mapagtatagumpayan. Ang salita ng Diyos ang dapat nating sandigan, hindi ang salita ng tao o salita ng mundo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo
kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni na San Joaquin at Santa Ana at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating ipahayag ang panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Kalakip ang ngiti sa ating mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang.
Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkainlaan sa mga anak ay pabanalin mo ng Espiritu ng iyong pagkupkup sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Ikatlo, sa darating na August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pangparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ika-4, sa darating pong July 31, ay bisita pastoral ng Lubhang Kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ang mga oras ng banal na misa ay 6:00 at 8:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 2:00 at 5:00 ng hapon. Minarapat nating pansamantalang ilipat ang mga oras ng misa o articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo at gawing gabay sa buhay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga nagnanais pong magalay ng bulaklak, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahit.